Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inibago lang ako. Don't you remember my lips? Na-disappointed nga itong si Moira nang hindi niya maigawad ang kanyang halik dito naman kay Dr. Tanyag. Dahil ang sagot naman dito ni RJ ay naninibago lamang daw siya. At dito naman na sinabi ni Moira kay RJ na hindi ba raw matatandaan ito ang lips dito ni Moira. At dahil dito, iniwanan na lamang ni RJ itong si Moira na nag-iisa at sinabi na lamang na pagod daw siya galing sa biyahe. At dito naman na tila naiinis itong si Moira dahil hindi nga daw siya napagbigyan dito nga ni Robert. At hanggang dito sa kitchen ay sinusundan pa rin ni Moira itong si Robert at pinaliwanag ang paborito daw itong pagkain na beef caldereta. At ito daw ang pagkain na binabalik-balikan ni Robert doon nga sa restaurant dito ni Moira. At dito naman na tila sumagi sa isipan ni Robert ang babae na kanyang unti-unti na kilala. At ito na ngang si Lynette. At dito nga na sinabi ni Robert kay Moira na parang hindi naman daw ikaw ang babaeng iyon. At nagtanong itong si Moira kung sino daw ang naalala nito. At hindi naman agad makasagot itong si Robert. At maya-maya naman ay may panauhi na biglang dumating at nagpakilala na sila daw ay producer at iniimbitahan itong si Moira na magiging guest. At ganoon naman ang tuwa ni Moira dahil ngayon daw ay kanya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kagandahan na si Mrs. Moira Tanyag. At dito naman na sinusuportahan ni Zoe at ang gusto daw mangyari na pati itong si Robert ay isama nila sa nasabing interview. At dito na nga yan magkaharap-harap dahil titimbrihan na rin ni Lynette itong si Giselle upang malaman nito na nakabalik na nga itong si Robert nang galing sa USA. At pati itong si Don Pepe ay ipaalam na rin sa kanila na nakabalik na nga ang kanilang anak. At nang magkakaalaman na yan at magkakaharap. At nang malaman na ni Robert kung anong klaseng babae ang kanyang pinapaniwalaan na ito ngang si Moira at Zoe. At magkakaalaman na nga yan dahil magsasalita na nga itong ama ni Robert na si Don Pepe na matagal na nga siyang niloloko at winawalang hiya dito ni Moira at ni Zoe. Lalo pat hindi alam ngayon ni Robert ang katotohanan na itong si Zoe ay anak nga dito ni Carlos. Ang pagkaalam nito ay hindi niya kinakilala kung sino nga ang tunay na ama nito. At dahil ay nahulog na nga noon itong si Dr. Tanyag, bago pa man sabihin ni Moira na itong si Carlos ang tunay na ama dito ni Zoe. Kaya dahil dito at magkakaharap na rin itong si Robert at itong ngang si Carlos Benetes na dati naman niyang kaibigan. At ditong kaya matatandaan ni Robert itong si Lynette na kanyang unang minahal bilang tisay at ito ngang si Annaline ang kanilang nagiging anak. At nagkaroon naman ng sama ng loob itong si Annaline dito nga sa kanyang ama na si Dr. Tanyag. At gusto na nga niyang sumuko sa kanyang ginagawa nga nun na makasama niya nga itong kanyang ama. Kaya yan po ang ating patuloy na pakaabangan bukas mga idol kung talagang maniniwala nga ba itong si Dr. Tanyag sa paliwanag nga dito ni Giselle at ni Don Pepe na huwag paniwalaan itong si Moira at Zoe dahil manluloko nga ang dalawang ito. At ang tanging tunay na pamilya ni RJ ay walang iba kundi itong si Annaline at Lynette. Yan po ang ating pakatutukan bukas mga idol, mga kapuso. Hanggang sa muli, bye-bye!